At ano ang binuhay ng kanilang pananampalataya? Physical at spiritual healing ng kanilang kaibigan. Apat sila. Kaya siguro maganda, matuto din po tayo dito na ano, kapag may kaibigan tayong nangangailangan ng tulong, financial, physical, spiritual, o pagpalagay na psychological, kahit anong klaseng tulong, idaan natin sa panalangin. Mamili tayo ng apat na prayer partners. Although pwede naman ikaw lang, di ba? Pero kung susundin po natin ang ebanghelyo, apat sila eh. Siguro tayo din, mamili tayo. Uy, tayo, pagdasal natin si ganyan, tapos maghanap pa tayo ng isang kasama. Prayer partners, there is power in praying together with one another. Hindi lang power, minsan ginagamit kong salita dyan is there is grace. Grace when we pray together. The more, the merrier, merrier. No? The more powerful. Kaya anong ginawa ng mga kaibigan na ito? Gumawa ng paraan para tumanggap ng biyaya ang kanilang kaawa-awang paralitikong kaibigan. Ngunit, alalahanin po natin, may mga obstacles din po na dapat natin ma-overcome, ha? At yun ang ginawa ng apat na ito. Kaya sa ating pong pagsasabuhay ng ating spiritual life, pag gagawa tayo ng paraan para lumago sa ating buhay spiritual, asahan natin na gagawa ng obstacle or harang ang kalaban, ang demonyo. Hindi pwedeng uupo lang yan kung nakikita niyang gusto mo nang lumago sa iyong spiritual life. Talagang kikilos at kikilos yan. Kaya overcome those obstacles at makikita po natin dito anong naging unang-unang obstacles niya. Naging unang-unang harang or hadlang sa kanilang paglapit kay Jesus. Ang unang-unang naging hadlang po ay ang mga crowds, yung napakaraming tao. A large number of people gathered together. Ang ibig sabihin po ng crowd ay, ayan yung definition, large people, number of people gathered together in a disorganized or unruly way. Kaya, disorganized sila, magulo, tensionado, they had to overcome that. Anong ginawa nila? Umakyat sa bubong, iniwasan yun. Iniwasan ang mga disorganized or yung mga pasaway na mga tao. Kaya nga siguro sa buhay natin, paalala din po yun, di ba? Ano yun? The wrong people can have a negative impact on our faith. Opo. Kung ang kasama po natin ay laging may bisyo, hindi magtatagal, mahahawa tayo sa kanila, magkakabisyo din tayo. Kung ang kasama natin lagi ay mahilig magsugal, hindi magtatagal, magiging interesado ka na rin. Uy, turuan mo nga ako, paano ba yan? Magiging sugarol ka na rin. Kung ang kasama po natin ay, sabihin natin, mga kasama natin ay puro mga negosyante, magkakaroon ka din ng mentality of being a business person or businessman or businesswoman. Kasi nakakahatak yun eh. Kung sino ang lagi nating kasama, kung ang kasama mo ay mahilig sa sports, basketball, hindi magtatagal, kahit hindi ka matangkad, no, mahihilig ka na rin sa basketball. Nakakahawa, nakaka-impluensya. Yun nga lang, kuminsan, the wrong people can have a negative impact on our faith, lalo na pag nais natin mag-grow. Nakikita lang, nagsisimba ka. Hihilahin ka pa ba niya? Hihilahin ka niya pababa. Ano bang tawag dun sa wikang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na crab mentality, di ba? Pag umakat ng isang tao, hinihila natin pababa. Kaya nga maganda po ay choose the correct people din po. Iwasan ang mga hindi makakapagbigay ng magandang impluensya. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 nakalagay po dito. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Unti-unti pa lang nakakasira ng mabuting character or mabuting ugali. Ang pagsama natin sa mga nakalagay diyan sa Bible, bad company. No. Parang ang bigat pakinggan, no? Bad company, no? Masamang impluensya. So, do not be misled, sabi niya, bad company corrupts good character. Therefore, anong solusyon? Kung may hadlang, gagawa tayo ng paraan, kasi para-paraan lang yan. Kung may mga humahadlang, kung may mga tao sabihin natin bad influence, anong dapat natin gawin? Simple lang po. Uy, lumaktaw. Ang gagawin natin ay surround yourself with people of faith.